Si Mantis? Pag gumagalaw sa bitawa mo siya. Sabi mo, binibiyak. Oh guys, dito yung jump off point papunta sa Inkumhan Falls. So dito kami nagpark. Yan. Oh. So si Kuya yung may-ari ng bahay dito na pagpa-parking ng mga ano, sasakyan. Kuya, bakit nga ba tawag tinawag na Inkumhan to? Yung mga matatanda ang tawag Inko. Inko. Ah, Inko po yung pang-tawag sa mga matatanda. Yung saan ka pupunta? Sa unahan. Yun, direct siguro, Inkumhan, unahan. 5 minutes lang daw guys, ang lakad papunta dito sa may ano, Inkumhan? Inkumhan Falls. So, actually may parking yan dito pero parang mga pang tatlong sasakyan lang. Tapos yung mga bata, pwede kayo magpa-guide sa kanila. Bigyan nyo lang pagkatapos. So, yun, 5 minutes? 5 minutes. Okay. On, tarik. Nandun pa guys yung falls. So mga 5 minutes nga pababa. Nagpastao. Para may bagging ka nga na pwede talunan doon or sabitan. Pero napakalamig guys, galing pa akong drive, so medyo sumasakit ang ulo ko. Ewan kung lulublog pa ako ah. Malapit na kami sa Virgin Island and 30 minutes away lang ito mula doon sa Balikasag via boat. So, ano bang makikita dito? Ayun. Sandbar guys. May mas marami daw dito mga marine life, maraming starfish. So, tingnan natin mamaya kung totoo nga ba sinasabi nila mas marami dito marine life. Guys, nandito na kami sa Virgin Island and look, maraming seaweeds, pero sa ilalim yan. Ayan o. Maraming sea urchins. Oo.
Grabe, so hindi ka basta-basta bababa dito kasi baka mamaya matsambahan ka. Eh? So guys, itong Virgin Island. Look at this. Hindi siya compared sa ibang sandbar na malinis na pagdating dito sa side na to, dagat agad. Kita niyo naman to. As compared to this, medyo mataas sa mga seaweeds. Oh. Ano tawag dyan, kuya? Sea mantis. Ha? Sea mantis. Sea mantis? Pag umagalaw sa bitawan mo sila. Sea mantis. Ano to, kuya? Parang hipo ng lasa ba nito? Masarap pa sa lobster, sir. Ah, masarap pa sa lobster. Magkano, kuya? Para alam ng mga nanonood sa... 1.5 lang po. Piraso po. 1.5 per piece? Ito, kuya, ano to? Ito, sea cucumber. Sea cucumber. Nasa magkano to, kuya? 100 lang. Kada piraso? Opo. Paano siya kinakain, kuya? Iniihaw? Hindi po. Pwede kilawin, pwede sisig. 100 isa? Opo. Ito, abalon. Abalone, abalon. Abalon. Nasa magkano, kuya? 100 din. Isa? Ito, kuya. Yung sahang. Ay, yung sahang. Oo, oh, alam ko na yun. Kasi alam niya ito. Ang si Urchin, kuya, nasa magkano? Ito, sir, 200. Oo. Tapos, ito, 3 200. Ito, 200. Ito? 3 200. 3 200. Yung maliliit, 3 100. 3 100. Okay. Malaman ba to? O mas malaman yung iba? Ano mas ulit? Ito, malaman yan, sir. Mas malaman. Ito. Short chin, sir. 3 100 din. Hindi, ano? Pwede 4. Pwede pakyawat. So guys, ito yung order natin. Ano to, kuya? Avalon? Anong luto dito, kuya, sa Avalon? Sisig. So guys, isang ganito, 100 daw, pero binigyan tayo ni kuya na parang plus 1, so 6,500. Sisig daw to. Ito, kuya, ano to? Sea cucumber po. Anong sea cucumber? Anong luto dito, kuya? Sisig din po. Sisig? Ito yata kinilaw, kuya, eh. Ay, tapos ito, sisig. Ito sisig, pwede kilaw to. Ano ba yung mas magandang kilaw, kuya? Ito lang po. Ah, ito, kilaw. So itong sea cucumber daw, guys, is kinilaw. So mga ilang oras papakuluan to, kuya, yung abalon? Depende sa apoy, sir. Depende sa apoy. So puntahan natin yung sea urchin. Ito na yung binili natin, guys. So nililinis niya. So gagawin dito, kuya, iihawin. Pero hindi mo natatanggal yung laman dyan, kuya. Hindi po. So dyan na namin kukutsirahin namin. Oo po. Maglilinis na po ako, sir. Tapos iihawin po, sir. Hindi pa ba nauubos sa mga sea urchin dito, kuya? Gano'n pa karaming sea urchin dito? Ubus na lahat, sir. Ubus na? Hanapin, sir. Hirap hanapin. Nahirap hanapin? Tapos mahirap ba hanapin yung ganyan, kuya? Yung ganyan kalaki? Oo po. Malalim ito kinukuha, sir. Malalim. Ito mga mas maliliit, mababaw. Oo. So fresh dyan kinukuha yung sa atin, nakababad na. So umorder tayo kanina ng 4 na nakalagay dun sa parang palanggana. So display lang pala yung nasa palanggana, kuya. Pakita mo sa amin, kuya, yan. Ito dyan natin, sir. Ganyan. So tinatanggal yung ano? Tinik. Mabilis lang pala, kutsilyo lang. Antes lang yung balat, sir. May kutsilyo yung gamit. Manipis yung balat. Madali din tanggalin yung tinik basta pa ganyan. Oh. Pero pag natusok ka mula sa ibabaw, tatagos. Tagos yung dugo. Sa ganun, binibiyak. Pakita mo. Umalabas pa yung mga dugo-dugo. Dugo ba yun? Tubig. Tubig. Ano yun, kuya? Uy, gumagalaw pa nga, Kahit patay na, sir. Gumagalaw pa yan, sir. Ano to, kuya? Parang pangil. Oh, ngipin yan, sir. Ah. Yan ang ngipin dyan. So guys, ito yung pinaka-ngipin daw sa loob. Kumakain ng seagrass, sir. Ito yung kumakain ng mga seagrass. So maraming sea urchin, kuya, sa may mga seagrass kasi pagkain nila. Okay.
So nakahiwa na pala yung mga sibuyas ng kuya. Sibuyas, bawang, kamatis. Ah, okay, konti lang pala ilalagay doon as topping. Parang ano lang, pang tanggal lang ng lansa. Okay. Para hindi ma. Mga ilang minuto yan kuya, nakasalang dyan sa apoy? 3 to 5 minutes po, sir. 3 to 5 minutes lang, pwede na yun. Oo, kainin na yun, sir. Sa lahat kuya, ng mga binibenta dito ang pinakamasarap. Avalon po. Avalon talaga. Avalon. Ayun, kumuha kami ng Avalon. Yung fish is yung sinisig nyo. Oo po, nandun na luto na. Avalon. Guys, pag pupunta kayo dito, Avalon ang pinakamasarap. So, 100 kada piraso yung Avalon. Pero binigay sa amin, 6 for 500. 5 plus 1. So, pwede na. Guys, ito na pala yung ano, sea cucumber na kinilaw. Ito na yung sisig Avalon, which is ito na yung pinakamasarap, guys. Oh, kararating lang na si Urchin. Oh, yan guys. Oh. Titikman na natin yung mga binili natin, guys. Unahin natin itong kinilaw na sea cucumber. Okay. Mild lang ang anghang kinilaw. Sea cucumber, guys. Kilaw ang luto. Okay, ayan. Oh. Just taste it. Ayaw mo? Ano lang pa? Makunat. Malutong. Or... parang makunat. Yung parang lutong ng squid. Ganun siya. Actually, masarap siya. Actually, walang anything aftertaste. Kasi, ang malalasa mo yung vinegar. Yung onion, so ayun, okay naman yung sea cucumber. Ito pala yung loob ng ano, ito yung likod, ito yung bandang loob ng sea cucumber. Parang may, they call this, parang hiwa-hiwalay. So next natin sa list, itong pinakamasarap daw based dun sa nakausap natin, itong ano, sisig na Avalon. Ayan, so may toyo, may chili, meron siyang kamatis. Ayan, tikman natin. Okay, ayan. Ayan, nakabalong. Hmm! Sarap ah! Sarap! 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 May bear! Okay na! Guys! Bear, ito lang po. Ang sarap! Napakalambot. Actually, sa lahat ng laman dagat na kain ko, ito yung napakalambot eh. Kaya mahal. Totoo yan. Mahirap kasi kunin yan, sir. Grabe, napakalambot. Sobrang sarap. Tikman pa natin. Ang masarap. Ang itsura ng texture niya, para siyang squid eh. Akala mo squid. Akala mo, akala yung puti siya na parang squid. Mm-hmm. Parang squid ang texture niya. Pero yung lambot. Yung lambot, guys, hindi ako nag-exaggerate. Parang marshmallow. Parang marshmallow yung lambot. Mmm. Mmm, lambot, sarap. Guys, kung bibili kayo dito, Avalon na lang. Ay, teka. Meron pa tayong si Urchin, hindi pa natin natitikman. Anong Bisaya sa masarap? Lami. Langi? Lami. Lami, kaayo. Okay. Last on the list. Yung malaking sea urchin. Kasi meron silang maliliit na sea urchin eh. 100 peso si maliit. Pero ito, magkano? 200 to eh. Yung dog yung dinis. Doble laki. Pero binigay sa amin, 500. So ito yung laman niya, guys. Ito niya. Akala nila plato daw to, pero ito yung ano. Tikman na natin. Okay. 3 out of 5. Malalasahan mo yung nilagay nilang ano, sibuyas, bawang, kamatis. Tapos, yung texture sobrang lambot. Guys, napakalambot ng texture. Parang ano, anong gano'ng kalambot? Anong parang description nito? Anong may rin tulad? Nag-melt siya sa mouth. It melts in your mouth. So ayun lang guys. Yun yung pinaka the best dito sa Virgin Island. Try niyo yung kanilang mga seafoods dito. Sarap. Grabe. And yung sisig Avalon, huwag niyong kakalimutan. Okay?
Guys, thanks for watching and please subscribe kung nagustuhan niyo po ang aking video. Next week, ipapakita ko po sa inyo ang naitatagong beach ng Bohol na mas maganda pa raw kaysa sa Alona. Yun ay sabi and recommended to ng mga locals. So, abangan niyo po iyon and see you on my next vlog.